Hello everyone and welcome to another video, and of course nakabakasyon pa rin kami. And I hope everyone is doing well. So sana naging masaya yung kanilang Pasko, and very excited for 2021. So yeah. I'm so excited and I cannot hide it. Hindi ko alam yung reference yun. Kanta ba yun, Renzi? Narinig, nabasa ko lang. So ayun, so batiin na namin kayo ng advance happy new year. So wag masyadong ano magpa bibo for 2021, baka mamaya i-challenge ulit tayo ng 2021. Kasi may mga nag-status last year, 'di ba? No, 2020, I'm ready for you, 'di ba? Mga ganyan. Ready nang ready yung 2021. So chill lang tayo sa 2021 para hindi tayo masyadong i-challenge. Steady lang. Mangyayari. Steady lang tayo. But of course, we hope that you are celebrating safe and healthy and welcoming the new year ng kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Right? Yeah. So, and more importantly, no, bukod pa doon is mas dumago ang ating wealth, no? Yeah. Kasi tagal, siguro naman sa mga subscribers natin, 3 taon na tayo nagsasama, sa mga live stream viewers natin, no? Mga since March, we've been here March 8th. So sana naman mas natulungan namin kayo, no? And we've been able to shore up your wealth, okay? And increase your wealth. And of course, secure and protect your wealth as well with our videos. Yeah. Alright. So, of course, we always encourage people to gumawa ng financial plan. Mm-hmm. And siguro sa atin, we can probably share. Tayo ba, on a personal level, ano ba ang plano natin for 2021? May mga New Year's resolution ba tayo? Ako, sige, unahin ko na. New Year's resolution ko for 2021. mas magre-record keeping ako ng mga gastos. Mukha na pa, hindi, na parami ka ng add to cart this year ba? Hindi, actually, sa totoo lang, hindi ako maliliit na mga bagay na expense. I'm more of yung mga biglang, yung mga big things na mga ganon, na mga expense, more of ganon. Pero yun, ma-expense din ako sa mga kain eh. Pero yeah, on a personal level, kasi sa aming bahay, sa okay nagbabudget. Pero yun, on my own, mas magiging ano ako, mas magiging conscious ako at mas magsusulat ng mga expenses. Sarap kasi kumain eh. Hindi ako nag-splurge minsan. And yun, and of course, I plan to ano to see more yung mga outside opportunities na investments. Kasi nakita ko sa 2020 and what 2020 has shown me is that, of course, kapag Philippine stock market ka lang invested, pag inalat ang Philippine stock market, then lahat ng investment mo alat din. So I would be more exploring offshore investments para if something happens, part of the risking strategy din, para if something happens to the Philippine stock market, at least yung that portion of my investment na offshore, either other countries or other markets, hindi siya as affected as much, if at all. Yan ang aking mga New Year's resolution. At ano, masisipagan ko pang mag-populate ng mga wealtharchy na mga posts. Mga tips and advice and videos. Mas dadamihan pa natin yan for ano, for 2021. For you guys, mga ka-archy. Yeah. Alright. Ikaw, Adriel, anong New Year's resolution mo or ano yung plano mo for 2021? Sabi, natatawa dahil every year ko na lang sinasabi since 2017. Papayat ako pero hanggang ngayon. Ang baliktad yung nangyayari, tumatama ako. Hindi po papayat. Ano yung reason? Bakit hindi mo siya nagagawa? Sap ng pagkain. Yun lang. Yun lang. Hanggang ngayon, food is life. Pero this year, I think, nagpa-practice ako eh, so parang nagta-transition ako a bit slowly to like plant-based diet. So, wow! Nasasalad ako tonight. Bumili ako ng plant-based meat. Para so, feeling mo papayat ka kapag nag-plant-based diet ka? Hindi. Ganun?
active pa, di like kailangan exercise ko. Kasi ang sagot ko diyan, tingnan mo yung hippopotamus, 'di ba? Vegetarian din 'yon, pero yun ang sasagot ko diyan. Okay. So kailangan ko din. Pero alam mo, madali maging ano, vegan sa Singapore kasi ano siya, it's everywhere. Part, part siya nung culture because yun na, multicultural yung population. Oh, yeah, yeah, yeah. Especially yung mga Indians, a lot of them are vegans or vegetarians. So, hindi ka doon sa Pilipinas, kahit saan ka pumunta, ko, no? At food, walang vegan option. Eh. Oh, yeah. Wala. Meron lang vegan ng ganisa. Yeah. Ano pa ba? Ayun, tapos din yung pag-aaral ko dito, of course. Tapos sana makauwi ako. Hopefully. Dapat lang. Umuwi ka na. Kaya kapag uuwi ako, I'll bring the party. Bring the party ko lang ako. kailangan ka namin, Adrian, kasi ano, maraming mga nagpapakonsult sa amin, lalo na yung mga may concern sa insurance. So, insurance company ko. Alam mo naman ang ikaw ang insurance specialist dito. At saka ikaw ang ating economist na with a smile. Smile. Yeah, yun naman yung open yung studies, umuwi. And lose weight. Kaya yun. Ikaw, Marion, ano ang iyong ano, plano for 2021 or New Year's resolution? Oo, so kasi kami, ng wife ko, no, 2 years na kaming kasal, no? So yung first anniversary namin sa La Union, 2 days, no? Second year namin, Tagaytay, half day lang. Nako! Third year na lang. Ngayon, isang oras sa Quezon Coral Circle, gano'n. Ay, okay. Sa UP, sa Sangen Garden. Sangen Garden, isang oras na lang. Yung dapat nagpapahaba ng cycle eh. Paunti ng paunti. Paano, patipid ng patipid. Oo nga, kasi nga may baby na. So pag malaki-laki na yung baby namin, hopefully by December next year, kasi December rin anniversary namin. Ayan, pag-iipunan ko para medyo lumayo-layo naman uli kami, no? Sa pag-celebrate ng anniversary namin. Ayan. Mamaya, yung next na ano anniversary, dyan na lang pala sa kanto. Oo nga. Fishbola na lang sa kanto. Pag-grab na lang, no? Anong ano mo? Anong iyong tawag nito? Resolution? Ang new resolution ko, ano, kapareho nung New Year's resolution mo last year. Naalala ko pa yun. Sinabi mo New Year's resolution last year. Hindi. Kasi yung nangyari sa akin ngayong quarantine, syempre nasa bahay tayo. Doon ko napansin na dami ko palang gamit. So, I try to be a little bit more more of a minimalist for 2021. Pero hindi naman yung extreme, but I would say na I will probably get rid some of the things na hindi ko naman talaga ginagamit. And then, yun. Like what? Baka naman. Like what? Maabunan tayo. Una-una mga damit. Ay, naka, hindi kasi sa akin yan. Pangalawa, yung mga libro, actually. Ay! Sorry. Ay, ako pa rin. So, sige. Sagot ko na grab. I-sort ko muna. And then, tawag rito, yung mga gadgets ko, yung mga luma, alam mo yun? Kasi I always tell myself na parang i-dispose ko sila properly kasi mga electronics sila, eh, no? Pero napansin ko, hindi man ako gumagawa ng effort to really look for recycling center or how to properly dispose yung mga electronic gadgets. So, alam mo, napansin ko lang kasi, ano ba tong box na to? Nung tinignan ko, ay, andito yung mga sirang charger, mga lumang cellphone. Bakit ba hindi ko di-dispose to? Alam mo yun? So, mapapansin mo siya. Ako napansin ko siya kasi nga, the whole year, nandito lang ako sa bahay. So, mas naging aware ako sa mga gamit sa paligid ko. Unlike dati, di ba? Since madalas tayo lumabas. Hindi mo mapapansin. So, may 5110 pa ba dyan? May 5110 pa ba dyan? Wala na, dinonate ko na sa museum yung 5110. So, yun. Oo.
And I've actually ano started watching yung mga mga YouTubers na nag-live ng minimalist lifestyle and ang napansin ko pag sinabi mo minimalist hindi naman ibig sabihin ay wala kang gamit, alam mo yun, kasi may mga extreme minimalist na isa lang ang plato, isa lang yung baso, ayan. But for I like the definition na for them ang pagiging minimalist is making sure na yung bawat bagay na binibili mo ay merong purpose na hindi lang yung dahil gusto mo, alam mo yun, merong meaning and purpose talaga yung bawat binibili. So, mas magiging conscious ka sa mga bagay na kinukuha mo. And then, also, you look around yung mga bagay na does not spark joy, sabi nga ni ano, you get rid of. Marie Kondo ba yan? Pero hindi naman ako magma-Marie Kondo ng bahay. But, yun nga, just asking na kailan mo huling ginamit to and, alam ba to? May purpose ba to sa buhay mo? Kasi kung wala, then might as well get rid of it para may space ka sa mga bagong bagay na mas may purpose at meaning sa buhay. Parang ganoon. Applicable din kaya? Baka may mga ka-arky na magtatanong, applicable ba yan sa mga karelasyon? My boyfriend, that's part joy. kasama yan sa mga Facebook friends, no? Actually. Oo nga. Kaya sa mga audience natin. Tama. Saka yung mga ano pala, yung mga apps din sa phone. Ako every so often, tinitinan ko rin yung mga apps ko sa phone. Parang, pag di ko siya nagamit na mga 1 month or more, dinidelete ko na siya or ino-offload kasi kumakain ng memory. Saka, alam mo yun, parang clutter din siya. That's right. Oh, kasama nga dyan yung pagiging minimalist is yung mag-audit ka ng apps sa phone, mag-audit ka rin ng mga... actually, audit mo rin yung oras mo, yung time mo kasi may mga ginagawa tayo ng mga waste of time lang but does not really serve the purpose. So, yun. So, I'm excited to do more of that and to learn more about yung minimalism lifestyle for 2021. Ayan. Sige. So, sa mga ka-arky na nanonood sa atin, I hope ay mabusog kayo sa medianoche na prepare ngayon kasi ilalabas natin September 31. And of course, we wish you good health and more money for 2021. So, pasok pera. Pasok. Ano yan yung ginaganon? Press yung divisoria. meron akong tita na mahilig mag-tong eats o mag-majong. Talaga pag upo niya sa table, yun talaga, papalakpak siya, pasok pera, tapos yun na gumagano. Para daw manalo siya doon sa tong eats saka sa majong. Sabi ko, grabe. Okay, sige. So, ganun. So, of course, ano bang mga wish natin para sa mga ka-arky natin for 2021? Ang wish ko lang sa mga ka-arky natin is dalawang bagay lang. Number one, okay, always be wealthy. And pangalawa, be healthy. Always be arky. Kala ko always be wealthy. Always be arky. And subscribe to Wealth Arky. Oh, yeah. Alright. Yep. So, we wish everyone a Happy New Year, of course. Happy New Year. And as always, please share our channel to your friends para mas dumami tayo dito sa channel natin. And please remember to subscribe. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe, bakit hindi pa? 2021 na, no? May mga kilala kasi tayo, hinihintay lang yung live stream natin tapos pero hindi nagsasubscribe. So please remember to subscribe, share our channel to your friends and ask them to subscribe as well. Kasi we promise to give you more educational videos in 2021. So ayun, ano may gustong i-remind si Adriel. Adriel, linya mo na yan. Adriel, that's your cue. Alam mo yung kailangan nilang gawin? Do your job. If you haven't subscribed yet, please subscribe. And of course, hit that like button if you like this video. Because the YouTube algorithm cares. Okay. And of course, if you hit that notification bell, please do, so that you won't miss a thing.
And of course, see you in our first video of 2021. Alright, so with that, again, mga ka-Arky, happy new year sa inyo and stay safe. Okay, bye-bye. Happy new year, mga ka-Arky.